So, bago po tayo magsimula, lalagyan po natin ang molder natin ng butter para hindi po mag-stick mamaya ang ating mixture. So, lahat po ng ating molder ay nilalagyan ko na po. Gamit po ng unused makeup brush. Wala po kasi akong brush na makita, kaya yan na lang po yung ginamit ko. Unused naman po eh. Kaya yan na lang po ang ginamit ko. So, ang gagawin po natin today is puto flan. First time ko pong gawin ito at sa tingin ko naman po ay magagawa ko siya ng maayos. Basta correct lahat ng mga measurements. So, yun. Isa-isa ko pong nilalagyan ang ating molder. So, pag nilagyan natin lahat ang ng molder, i-mix na po natin ang 4 na egg yolks sa isang lata na condensed milk at 2 tablespoon of calamansi juice. At i-mix po ng maigi hanggang lahat po ng ingredients ay maghalo-halo po. At yan po ay gagawin nating leche flan. Bago po natin ilagay siya sa molder, ay i-strain po muna natin para matanggal po yung mga buo-buo pang mga ingredients. Yan. So, kung nakikita po ninyo ay may mga impurities na sala, kaya dalawang beses po nating salahin. So, i-mix po natin ulit yun bago natin ilagay sa ating pre-oiled molder. Half lang po ang ating ilalagay para mamaya po ay ilagay na po natin yung puto mixture pag maluto na po yung leche flan. So, pag inilagay na po natin lahat yung mixture ng leche flan, ay saka natin i-steam mamaya ng 5 to 8 minutes. Yan. So, i-steam po natin ang ating leche flan for 3 to 8 minutes, I should say. So, bago natin takpan, lalagyan po muna natin ang ating steamer ng
absorbent cloth para hindi po pumunta sa mixture ang mga tubig-tubig. So yan, lagyan ko po siya ng absorbent cloth bago ko po tinakpan. So yan, naluto na po siya. At iset aside po natin para mag-cool down po. So, ready na po nating i-mix ang puto mixture. So, first, yung 2 cups of flour. Tapos, yung 2/3 of sugar. Tapos, yung 1 teaspoon of salt and 2 tablespoon of baking powder. Lahat po ng dry ingredients ay hahaluin na po bago natin ilagay yung mga wet ingredients. So, ilagay ko na po yung 1 1/4 cups of water at ihalo sa dry ingredients. At ilagay na rin po natin yung egg whites kanina na na-separate sa leche flan. At ngayon, yung butter naman po na 2 tablespoon. So, lahat po yan, i-mix lang po ng i-mix hanggang magiging medyo flowy po yung texture niya. Yan, haluin po ng haluin. So, pag na-mix na po natin ng mabuti, ay sasalain na rin po natin parang yung ginawa natin kanina sa leche flan para matanggal po yung mga impurities o yung mga buo-buo po na ingredients niya. At para ma-achieve din natin yung smoothness ng puto mamaya pag tinikman natin. So yan, yung mga buo-buo na po na ingredients ay natanggal. At hahaluin po ulit natin bago natin ihalo doon kanina sa lumamig na leche flan. At i-steam po natin yan for 13 to 15 minutes. Tapos, ilagay po ulit yung absorbent cloth bago takpan. So, after 15 minutes po, ay antayin natin po yung ating leche puto na lumamig bago natin tikman. So, yan, titikman na po ng aking anak at ang sabi po niya ay very good daw. At talaga naman pong masarap. So, sulit po itong first time na ginawa kong leche puto. So, salamat po sa panunood. Sana nagustuhan niyo po ito. Hanggang sa muli. Bye!